Hindi makontrol ni Jessa ang pagduwal. Nandidiri pa rin siya matapos inumin ang kanyang paboritong kape mula sa Starbucks Addition Hill sa Mandaluyong. Ang problema, wala sa lasa kundi sa kung ano ang nakita niya sa loob ng kanyang plastic cup. Matapos kasi niyang makalahati ang kape, nagulat siya nang makita ang isang bubuit na nakahalo umano sa kanyang inumin. Pagka-steer ko, doon ko na nakita yung daga. Then when I saw that, oh my gosh! As in, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero buti na lang hindi ko siya nabitawan bigla. Ay, nanginginig na ako noong that time. And nasusuka na ako. Kwento ni Jessa, bandang alas 9 kagabi nang makipagkita siya sa mga kaibigan sa naturang coffee shop. Umorder sila ng iba't ibang inumin at pagkain. Makalipas ang ilang oras ng pag-uusap sa loob ng coffee shop, umuwi na rin sila. Dahil may laman pa ang inorder, binitbit ni Jessa ang kanyang biniling inumin. Pero habang naglalakad na pauwi sa bahay, napansin niyang may matigas na bagay sa loob nito. Dali-dali niyang tinawagan ang mga kaibigan at bumalik sa coffee shop para magreklamo. Sigurado daw sila na hindi daw sa kanila nang galing yun. Ini-insist nga nila na so, malinis nga raw yung store nila na... Kasi yung sa sanitation nga, may permit sila. Sabi lang, bumalik na lang pagka may nangyari. Dumiretso naman sa pulisya si Jessa para mag-file ng incident report. Kinaumagahan, agad umaksyon ang Health and Sanitation Office ng Mandaluyong. They have to make a black and white report kung ano yung complaint nila, kung ma-picturean nila, kung ano man yung nakita nila, o kung ano man yung complaint nila, picturean nila yon. Kung madadala nila dito yung specimen, mas maganda. And then of course, we make the necessary investigation. Nagsagawa ng inspeksyon sa coffee shop ang mga tauhan ng Mandaluyong City Health Office. Kumpleto naman daw ito sa mga permit. Pero hindi sila pinapasok pagdating sa kusina kahit mayroon silang hawak na mission order. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makapag-umpisa ng investigasyon sa tindahan. Bumalik si Jessa sa coffee shop. Nakausap niya ang manager at tiniyak sa kanya nito na kukontakin siya agad matapos nilang tapusin ang sariling investigasyon. Yun lang naman yung gusto ko mangyari na mag-apology siya. Na hindi ko narinig sa kanya. Besides, nag-ano pa siya. So defensive. Wala pa siyang masabi how long and kung ano yung ano, pero kinuha naman nila yung contact details ko. Sa pahayag naman na ibinigay ng Starbucks Philippines, sinabi nila na prioridad nila ang pagtiyak na pasado sa kanilang pamantayan ang kalidad ng kanilang mga produkto. Aktibo rin nilang iniimbestigahan ang isyong ito. Kevin Manalo, ABS-CBN News.